Merry Christmas po! Habol tayo ng isang video dahil kanina may mga sinagot na naman ako tungkol dito sa microphone na to. Meron tayong mga viewers na bumili pero hindi nila magamit kasi sobrang lakas daw ng feedback. So ang pag-uusapan natin ngayon, paano i-reduce ang feedback nito? Hindi na sana ako gagawa noong video kasi binention ko na lang doon sa mga sagot ko doon sa comment. Napalagyan na lang nyo ng Mylar Capacitor yung voice coil nito. So, isa sa mga nag-comment si Boss Ivan ng Pampanga. Ganyan din ang kanya naging problema. So, excessive dito talaga nila magamit. Ano? Niirit. At yung kanina na sinagot ko 2:30 ko yata 2 a.m. kasi nagising ako ng 2 a.m. Sinagot ko din yun kanina, ang sabi daw sa kanya ng technician ay hindi pwedeng lagyan ng Mylar ang wireless. Ang pwede lang daw ay yung mga wired mic. So mamaya, tatanggalin ko kasi yung nilagay ko dito sa loob. Tatanggalin ko yung nilagay ko na Mylar. So makita, pakita mo Boss Romel doon sa nakausap mo na nagsabi na hindi pwede. So pwede. No? Meron to, may Mylar to sa loob. Pero tatanggalin ko yon para may bigay ko yung tips, yung ibang way kung papaano natin ma-reduce, hindi man natin totally ma-eliminate, ma-reduce yung feedback gamit yung basic video okay setup natin sa bahay. So usually naman, ang typical ay integrated amplifier at video okay player. So, at syempre, isang pares ng speaker. So, ang gagawin natin, i-control yung feedback, gamit lang yung pihit-pihit controls, doon sa controls, at dito na rin sa player, at saka pindot-pindot, kung meron man kailangan pindutin. So, ibibigay ko yung mga tips na yon, pwede nyo subukan habang wala pang Mylar. At then, susubukan din natin, syempre, may Mylar at walang Mylar. You are watching Twin88 channel. Don't forget to subscribe. So lahat ng mga mics na ginagamit ko dito, merong laman sa loob, merong magic pills. Ito, wait lang. So doon sa voice coil ng aking mga mic, ito yung sa wired ko. Meron siya dyan. Ayan, oh. Focus ka. Ayan, oh. So ganun lang naman siya kasimple ikabit, ano? Didikit mo lang na ganyan sa terminal. Doon sa pinagkakabitan ng red and black wire, kahit magkabali-balik na dyan, wala namang polarity yan. So, ito yung wired. Ito yung may ginagamit ko na wired mic. At para naman kay Sir Romel, ito yung ipakita mo doon sa nakausap mong technician. No? So, ito nga palang wireless ko ay may phone cover pa. So, tanggalin ko lang. Dahan-dahan, baka mapunit. Ayan. So sabi sa'yo, hindi pwede. E ngayon, tatanggalin ko kasi yung Mylar nito para mapakita ko muna sa inyo yung paano tayo makakabawas ng feedback. So napakalapit ko. Ang gagamitin kong speaker yung nasa taas mga boss. No? Yung, pero napakalapit ko. Napakalapit ko sa kanila. Kasi yung, kaya yun ang gagamitin kong speaker, yun ang full range. Ito kasi, ito tsaka itong nasa kabila na to, naka-bi-amp configuration niya, tapos naka XLR tuloy. Naka-speak-on plug siya. So, hindi ko nababaguhin. Ito naman kasi nasa taas ko ng speaker ay naka-standard lang na banana plug. So, yun ang aking kinabit dito. So, eto, Boss Romel, yung sabi sa'yo nung yung technician, nung nakausap mong technician, na hindi pwede. Hindi pwede. Ay, may screw nga pala ito. Yun, hindi to basta-basta binubunot ang voice coil. So, meron siya mga boss na screw na kailangan yung luwagan para ma-twist siya. Sinigpitan ko to eh.
Wait. So yan, baka pilitin nyo biglang kuhanin, masira yung plastic kasi ito, yung pinagtutornilyohan niya. So, hindi naman kailangan tanggalin, ano? Luagan nyo lang para lang may twist siya na gano'n. Tapos saka nyo bunutin. At eto ang sinasabi ng technician yun dito. Pwede. Ayan, no? Meron ako nakalagay. So, tatanggalin ko muna ito para magamit natin siya na kaparehas kung sa inyo. So, habang hindi nyo pa napapalagyan ito, meron tayong option para mapahina yung feedback. Ano? So, tanggalin ko lang. So, yan na. Wala na siyang nakalagay. Tapos, ibalik ko lang. So, stuck na ngayon itong ating microphone. Naka-stuck na siya. Kung ano yung dumating sa akin, ganyan tinanggal ko na ito. Isang maliit na. So, ang usual setup natin mga boss, ating mga video, okay. Karamihan sa atin, dito nagpa-plug ng mic sa mic input ng video okay player. So, ganun din yung gagawin natin. Ano? Sa case ko, ang volume controls ko ng mic ay naandito din sa labas. Ang echo lang ang kinokontrol sa remote control. So, plug natin yan dito. So, ngayon mga boss, naka-open na yung ating system. Test muna tayo. Yan. Ito yung sinasasaya. Ito yung ganun ba? So, pag nilalaksan na. So, tip number one, ang kontrolin natin muna yung gain ng mic. Pag nilalaksan. Pag nagsalita ka. Yung siguro yung sinasabi ni Boss Ivan na hindi nila magamit. So, number one, check nyo muna yung volume ng inyong mic. O yan, hina na nga ng volume. Eh. Pwede nyo bawasan. Hey. Check. So, naiba na. Diba? Yung volume, hindi pa kapalang. So, yan yung tip number one. Nabawasan. Nakapagsalita na ako ngayon. Yun lang yung volume niya. Pero pag tinataasan natin yung volume. So, lagay nyo doon sa pinaka-minimum. Tip number two, echo. So, doon sa ating remote, sa akin kasi ang echo nasa remote, maaaring yung player nyo ay may echo controls na sa harap. So, doon na lang magbawas-bawas kayo. Kasi pag sobrang lakas ng echo nyo niya. Pag tinotin nyo. See? Controlin nyo rin lang yung echo. Yan. So. Yun na yung tip number two natin. Sa ating mga amplifiers, sa integrated amplifiers natin, meron tayong tone controls. Usual, pag tinaasan nyo yung treble, taasan natin ang konti ang bass. Hey. Pero hindi masyado. Ayan, yung tangkaran. Sex. Pag sobrang taas na. Babaan nyo lang. Ayan, nawala na. Naghapak. Wala na. Control nyo din. Kung meron kayong mid, kung sa controls ng inyong amplifier ay merong mid, bawas din kayo ng konti doon. So, sa pag kita nyo sa kanina, nung overall volume tayo, lakas ng feedback. So, kontrolin nyo yung volume ng yung gain ng mic nyo sa video okay player. Kontrolin, bawasan nyo din, huwag masyadong todo yung echo.
At kina Boss Ivan, magagamit nyo na yung mic nyo. Meron pa akong isang natitirang tip na pihit-pihit lang, pindot lang, sabi ko nga kanina. No? So may mga amplifiers, mga boss. Gaya nitong sa akin, meron itong feature na feedback reducer. So instead na dito kayo mag-plug sa player ng mic, ang gawin nyo, dito kayo mag-plug sa amplifier. Yan. And then, parehas nung kanina, i-control nyo yung volume. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, mga boss, ano? Teka. Focus ka. Yan. May feature itong amplifier ko na feedback reducer. So, pag meron ganyan yung amplifier nyo, gamitin nyo. Instead na dito kayo mag-plug sa player ng mic, dito kayo mag-plug sa amplifier. So, pag in-engage nyo yan, dapat marireduce yung feedback. Ito mic priority feature nyo na ito, mga boss, huwag nyo i-on yan dahil pag naka-on yan, pag nagsalita kayo, kumanta kayo, titigil yung tugtog. O mawawala yung tugtog. So, i-test natin ngayon na gamitin itong feedback reducer na ito. Okay, so ngayon, hindi naman kataasan yung settings natin ng tone control. Naka-off yung feedback reducer natin. Pero mataas yung volume settings. So, try natin. Check it. Ang laging step number one ay yung tip number one. Reduce nyo yung mic gain nyo, yung volume ng mic. Kung kakayanin, tanggalin siya doon, ang feedback doon ng Hey! Yun pa lang ang ginawa ko, mga boss, no? Nag-reduce ako sa volume. Pero pag tinaasan ko yan, feedback. So, laging nandun sa volume ng mic, ang una nyong gagawin, doon muna nyo itry na ibaba. Kung acceptable level naman, okay na yun. So, tingnan natin yung feedback reducer feature nito. Check. Pag ini-on ko, yan, naka-on na yung feedback. Hey, meron pa rin, pero nabawasan. Gaya na sinabi ko kanina, doon sa gain talaga ang number one. Sa gain control ang number one na dapat nyo hinaan o bawasan pag feedback. Hey, check. So, pag tinaas ko yan. Nagana naman yung feedback reducer. Kung amplifier nyo, walang mic input, so talagang ang choice nyo lagi sa player lang. So, ang gawin natin dito, kasi ibabalik ko na yung Mylar. Babalik ko na yung Mylar capacitor doon sa mic. Ang gawin natin dito, itataas ko yung volume. Yan, siguro yan. Sure ako sa level ng mic na yon mag-feedback. Ito. 4 bars ang naka-display doon sa volume natin o midway tayo. At syempre, subukan natin kung mag-feedback. Ibabalik ko lang. Kasi kanina, nawala yung nung dito tayo nagbaba ng mic level. 1 bar na lang talaga eh. No? Doon siya nawala yung feedback. So, tatry natin kung pag binalik ko ba yung Mylar ay kaya niya isuppress yung ganong kalakas na feedback. Napakalakas pala noong form na yun. So, tingnan natin mamaya. Kabit ko lang, balik ko lang ulit yung Mylar doon sa mic. Tapos i-testing natin. So, eto mga boss, no? Naibalik ko na ulit yung ating Mylar dito. So, i-secure lang ulit. So, yung tornilyo, twist lang, nakalock na yan, tapos sa kanyang higpitan. So, kanina, mga boss, ang sakit sa tenga nun. Ayan yung speaker eh. So, halos katabi ko. Ito, oh. Ganun lang kalayo sa akin. Ganun lang siya kalapit. So, talaga mag-feedback, ano? So, siguro naman, di kayo ganyan kalapit pagka
magbibideo, okay. So, ngayon may mylar na tayo dito. Kanina, ang sakit nun sa tenga. Ang sakit nun. Hey, hey, hey. Check, check, check. Hey, hey, hey. Test. So, kay Boss Ivan, hanap ka lang dyan ng mabibilhan ng parts, local electronics store dyan sa inyo. Kay Sir Romel, ganun din. Kung may kakilala ka na marunong maghinay, pahinang mo na lang. Baka singiling ka pa ng 250 nun. Hindi daw pwede. Kamot ako sa ulo. Doon sa mga tips na binigay ko, actually magkakaroon pa to ng part 2. Kasi ayoko nung sobrang haba ng video. Doon sa mga ang setup sa bahay ay merong equalizer. So, pwede rin kasi natin gamitin yung equalizer as feedback reducer. So, dapat marunong ka lang, alam mo lang talaga kung saan part ka doon magbababa. Mapag-aralan mo kung alin yung alin frequency yung nagbibigay sa iyo ng feedback. So, makokontrol yun doon. So, gagawa pa ako ng isang video tungkol sa feedback gamit naman yung equalizer. Na? So, ayan. Sana natulungan ko yung dalawa. Balik mo si Romel yung ano. Balik mo yung... Dali mo na yung mic mo. Tapos sabihin mo, pwede. Kasi pinakita ko. Pakita mo yung video ko. So, yun mo yan. Panoodin mo yan, oh. Merry Christmas sa lahat. December 25 ngayon. Nag-upload pa rin ako dahil nga doon sa dalawang nabasa ko na yan. Marami na eh. Marami ng comment doon sa video ng unboxing and test. Na ganyan yung nagiging problema. Ang lakas naman talaga ng pick-up neto. Pinakamalakas na mic ko ngayon ito dito sa bahay. So, talo niya yung aking wired. Malaking tulong yung pinaka-cheapest feedback solution, yung Mylar. Hindi naman may pagsobrang lakas ng ating patugtog o ng ating pagbibideo. Okay, meron pa rin yan. Hindi naman yan totally mawawala. Pero meron nga yung nabibili na feedback destroyer. Napakamahal naman. Kaya hindi ako nabili. Sobrang pricey. Maganda rin eh. Ang mga reviews nila doon sa feedback reducer na yon. Pero para naman sa pambahay lang na setup. Yun. Ganun yung sinabi ko sa inyo kanina. Na lalo na yung tip number one. Control nyo lang doon. Siyempre, mas malakas yung pickup ng mic natin. Mas malakas yung bibigay niyang signal doon sa ating mic input. So, control nyo lang. Yung pinakamababang settings na hindi naman yung mahinang-mahina ang boses mo. Try nyo yung ginawa ko. Nilagay ko sa minimum. Actually, nasa pinakamababa na talaga. At magagamit nyo na yung mic nyo. So, Merry Christmas ulit!